mga parikoy. So, panibagong tutorial video na naman tayo, tuturo ko sa inyo kung paano ba ang tamang competition ng bigkat sa 90 degrees elbow. So, bali ang gamit para natin itong formula ay 45 degrees. Bali ang ginawa lang natin sa ano, sa 90 degrees, dinivide lang natin sa 2, kaya lagi 45. So, itong gagamitin natin formula, 45 degrees. Bali, 2 cuts siya. Ito, 2 cuts. So, bali itong formula niya. Pag ganito pa ng mga parekoy, pag elbow ang gagawin natin, tangent ng formula natin ito. Ito, tangent. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-compute ng bicut dito. So, bali yung unang gagawin natin ay hatiin lang natin itong ano. Bawat bicut kasi nito, itong dalawa na ito, ay 45-45. So, gagawin natin, hatiin natin itong ano sa bicut niya. Bali yung kabilaan nito ay 22.5. So, bali ito na yung formula niya. Ito. X tangent 22.5 times 10. Itong 10 mga pare ko, dito sa ano yan? Itong lapad ng table 3. So, kaya naging X tayo ngayon dito. X pa tayo dito kasi wala pa tayong given na ano eh, na bigat natin. Kaya, X yung ginamit natin na sa formula natin. Ito. So, sa ngayon, hanapin muna natin itong ano, yung tangent 22.5. So, kailangan natin dito pare ko, yung mga ano, yung calculator na scientific. Yung ganitong calculator kailangan natin ito. So, baling hanapin natin itong ano, yung tangent na 22.5. Baling gawin lang natin, pindutin lang natin yung ano, yung tangent, tapos 22.5. So, yun ang ano, mga pare ko, yung total niya, lumabas niya. So, kailangan natin dito ay 4 digit lang. Yung 0.414, ito lang kukunin natin. So, itong lumabas niya sa, ano, sa competition natin. 0.414. Ito yung gagamitin natin. So, bali, ito na siya. So, inuubos ng tangent na 22.5. Ito na yun, 0.414. Umultiply ulit natin sa, ano, sa 10. Sa, ito yun, sa lapad ng cable 3. Umultiply natin. So, umultiply mo natin siya para makita natin yung, ano, yung total niya kung ilan yung kalabasan. So, bali ganito yung mga parikoy. 0.414 times lang natin sa ano sa 10 sa lapad ng cable 3. Ito. So, total niya nito 4.14. Yan ang total niya. 4.14. Multiply ulit natin sa 2. So, bali ito lumabas mga pare ko, yung total niya. X, 0.414 times 10. Bali ito yung labas niya. Yung 4.14. Multiply ulit natin sa 2. Bakit multiply natin sa 2? Kasi hinati kasi natin itong ano eh. Itong 45 degrees eh. Bali kanuwa lang natin ay 22.5. So, bawat kalahati kasi nito ay lumalabas na 4.14. Kabilaan niya 4.14. So, pag multiply natin itong ano, itong dalawa na ito, multiply natin sa ito, so, bali din yung lumabas mga pare ko, 8.28. So, ito na yung total niya. Ito na yung total bigat natin mga parikoy. 8.28. Ito na yung bigat natin. So, bawat bigat natin na meron tayong ano rito. 8.28 siya.
Bawat bikat. Ngayon, total bikat natin. So, ito lang maparikoy. Sa bawat bikat natin, ito, ay meron tayong 8.28. Ito. Ito na yung total bikat natin. Ito na yung lumabas na ano, sa formula na 45 degrees. Tukat siya. So, siguro mga parikoy, kung napapansin nyo, yung bikat natin ay 8.28. Siguro kung nakagamit kayo ng times 0.8 eh. Kasi ang bigat kasi nito, ayan na siya, 8 centimeters. So, kung titignan kasi natin, dito sa formulang tangent na to, ang lumabas kasi niya ay 8.28. Siguro kung nakagamit kayong ganitong ano, ganitong formula na times 0.8 eh, bali ang bigat kasi, bigat niya ay 8 centimeters. So, meron siyang pinagkaiba. Bali yung pinagkaiba niya ay 0.28. So, siguro kung nakagamit na kayo ng ganitong formula, siguro minsan napapansin nyo, parang kulag yung ano eh. Kulag yung balik natin eh. Ito. Pag itong ginamit natin yung formula na times 0.8 eh. Kaya subukan natin dito sa ano, sa 8.28 centimeters ang ano niya, bigat niya. Kita natin kung eksakto yung formula na to, kung tama tong bigat niya. So sa ngayon, nakita na natin tong ano, nakita na natin tong bigat niya na 8.28. Ito, centimeters to mga pare ko ya. Bigat natin. Centimeters ang gamit natin para hindi na tayo mahirapan. So try natin sa actual to. Kung accurate ba tong ano, yung formula niya ano, na 8.28 centimeters ang ano niya, yung bikat. Tingnan natin sa actual. So bali ito, nakahanda ko na rin yung ano, nakatingin na lang natin. So bawat bigat natin ay 8.28 centimeters. Yan. So. Tapos yung travel para natin mga parikoy ay 10 centimeters. Pero ito mga travel mga parikoy, optional to. Basta sa inyo kung ilan yung gagamitin nyo o 5 centimeters, 10 centimeters, 15 o 20. Optional lang to. So ito lang ginamit ko kasi itong common ginagamit eh. Common na ginagamit na ano na yung travel niya. Subukan natin katingin to kung sakto itong ano niya, yung formula niya na ano, 2.28 yung bikat. So, try natin ano. Iskinti po natin para makita natin. So, ito na cutting na natin. Dalawang bikat. Dalawang bikat. So ito na, nakatingin natin, try natin kung sakto itong ano niya, yung formula. Yan mga parikoy,
Sakto-sakto. Sakto-sakto yung ano yan, sukat niya. Yung formula niya. So ito pala mga parikol. Pakita ko sa inyo kung paano makuha yung eksakto ang bali. Ayun mo ganito. Yung 0-0 yung sukat niya. Ang gagawin lang natin itong mga parikoy, mag-list lang tayo ng, ano, ng 17 cm. Lilis natin. So, halimbawa, 30 cm yung kukunin natin, ano, ilbuhin natin. Ito, 30 cm. Halimbawa, dito, simula rito. Diba, 30 cm. Simula rito. So, mag-list lang tayo ng 17 cm. Kaya magiging 13 cm na lang. Ito. Yan ang babalihin natin. Pero itong mga parikoy, para lang sa ano to, sa 10x10 na lapad ng cable tray. Itong sukat niya. Pero kami kasi pag nagbabalik kasi kami mga parikoy, dito kami kumukuha ng ano, ng sukat. Dito. Itong kinukuha namin ng sukat niyan. Lima, 20 cm. Pag kabuhan kasi nito, 30 cm. Yan. Pag dito natin sinukat niyan, 20 cm lang. Mag-list lang tayo ng 7 cm. Lima, 20 cm to, 20. Mag-list tayo ng 7, kaya 30 na lang. Kung dito naman tayo kumuha, sa 30 cm niya, simula rito, halimbawa, hanggang dito, 30 cm, mag-list din tayo ng 17, kaya magiging 13 lang yan. So, pag dito naman mga parikoy sa ano, ito kasi yung travel natin, optional lang to. Ito. Halimbawa, pag kayo mag-ilbo, halimbawa, sa, mula sa 5, 10, 15, 20, o 25, yung, dis, yung travel nito, ang gagawin lang natin itong mga parikoy, multiply lang natin sa ano sa 0.7. Yan. Lebo, 5 cm lang ang kukunin niyo rito. Ang gagawin yung travel dito. Multiply lang natin sa ano sa ganyan lang. 5 times 0.7. Yung total niyan, yan na yung ililis natin. Yan na yung ililis mo sa ano sa kumakuha mo itong 0-0 na ito. 0-0 sukat. Yung total nito ano, yung 5 times 0.7. Yun na yung magiging, ano mo dito, ganito, yung list mo. Kung magbago ka ng ganito, travel niya. Ito kasi para sa ano to, para sa 10 cm ang ano niya, yung travel. 7 cm ang list niya. Ganun lang mga parikoy. Pag dito naman sa, ano mo parikoy, sa bigat naman, ito. Diba, lumagpas ka sa, magpas tayo sa 10 cm ang ilbuhin natin. Gagawin lang natin, umultiply lang natin sa, ano, sa bigat niya ito, sa 8.28 dito. So dito, dito mga parikoy, itong 8.28, ano na to, nakapix na to. Hindi natin pwede, yan na to, round off. Kumbaga, ito na siya. So bali, pag ginamit natin to, pag minultiply natin sa lapad ng cable tray, itong decimal point, lilipat lang natin sa unahan. Magiging ganito na siya. 0.828 na siya. Yun na mag, yun na, ito na yung magiging multiplier natin sa lapad ng cable tray na ilbuhin natin. So, ganun lang mga parikoy. Ang pagbali ng ano, ng 90 degrees ilbo gamit ang 45 degrees. Bali, 2 cut siya. So, yun lang mga parikoy. Salamat sa panonood.